Saan niya po nakita? Thank you! Ang tanga-tanga po, naiwan ko yung ticket. Buti nakita ni ate! Hi guys! Sa video na ito ay samahan nyo kami sa aming biyahe pauwi ng Bicol at kung bakit inabot kami ng 24 hours na biyahe pauwi sa aming probinsya. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, please subscribe ka muna at pakihit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload ni Mayumi. So dito kami ngayon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange papunta ng Bicol. Ang nakuha naming alis ay 9:15 PM. Though meron namang umaalis ng 5 PM at 8 PM na Bicol Isarog at Peña Francia bus. Kaya lang hindi na namin yon naabutan. Kaya Amihan bus ang sasakyan namin pauwi ng probinsya. Buti pa siya, nakakalusot lang. Buti na lang, tinuro ni Kuya kung nasaan yung seat number. Kasi kadalasan, yung seat number ay nasa taas. Pwede naman ang kumain sa loob ng bus. Halos tulog kami pareho sa buong biyahe guys, kaya hindi ko na na-document kung ilang stopover meron kami. Pero alam ko, humihinto ito ng Sariaya Quezon para sa dinner. At eto na lang ang morning view ang nakuhanan ko along the way. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. Tapos
pag hindi ka diniretso na sasakyan sa pier, ay kailangan mong sumakay ng tricycle or ng kadyak. So ngayon, nandito kami kay Kuya. So, ihatid niya kami ngayon, guys, sa Tabaco Point. Sabay nag-burp ko po. Nandito na kami ngayon sa Tabaco Port. Kukuha tayo ngayon ng ticket. So, meron ditong kuhanan ng ticket. Isa yung pa San Andres. Diyan. Tapos, yung pabirak naman, etong MV Silangan. So, dahil ang time is 12 noon na, so, ito na kami ngayon diretso sa pabirak kukuha. Pero kung halimbawa ang way nyo ay pa San Andres, Caramoran, yun, dun kayo sa isang kuhanan ng ticket. Kukuha ng ticket pa San Andres. Hi guys! So ayan, tapos na kaming kumuha ng aming ticket. So ngayon naman, ang kukunin natin ay Terminal B. Tapos ayan yung view ng mga barko. Ayan. So ayan, finally, nandito na tayo sa port ng Tabaco or pier ng Tabaco. Tapos kukuha tayo ng Terminal B doon. Ayan, dyan tayo kukuha ng kanilang Terminal B. Terminal fee ay 30 pesos. Pagkakuha natin ng terminal fee, so pass na tayo sa loob. So hindi ganun ngayon gumagana yung kanilang security system. So pasok na tayo. Diretso na tayo sa loob. Tapos ganito naman yung itsura ng kanilang terminal or waiting area. So mamaya, papasok na tayo doon, tapos sasakay na tayo ng barko. Uy, ito niya po nakita. Thank you! Ang tanga-tanga po, naiwan ko yung ticket. Buti nakita ni ate! Ayan guys, naiwan ko kasi yung ticket. Buti na lang nakita ni ate. So shout out kay ate at maraming salamat. Kasi kung hindi, hindi kami makakasakay ng barko. Hi guys, so ayan, paakyat na kami ng barko. Dito. So, yan yung itsura ng barko dito. So, yung itsura ng barko dito ay ganyan. Yan. Pinuha niya na yung aking gamit. Binibilis na kasi may mga kasunod tayo.
dyan. Doon, dyan na lang kami. Thank you. Salamat. Yay! Yay, dito tayo. Ang ganda ng view na rin. Meron din silang mini canteen dito at pwede kang umorder ng pagkain. Maganda ang barko na to kasi konti ang pasahero at malinis. Kaya kahit pagod na kami sa land transport namin ay narelax kami dito dahil malinis at hindi mabaho ang amoy ng barko. Green tea? Ay, sito pala. Ano po lahat? 55. Ito yung paalis na kami ng Tabaco Port. At ito naman ang arrival ng Virac Port. Hi guys! Welcome to the province of Catanduanes. Finally, we're here. We're home again. So, maganda yung ambience, no? Kasi yung sasalubong sa'yo pag nandito ka sa province ay yung view ng bundok. Yan, yung view ng bundok doon. Tapos yung view ng dagat. So, yung means of transportation dito sa Virac Catanduanes ay tricycle and patsyak. Meron din namang iilang mga minibus, van, jeep, pero mangilan-ngilan lang. At yung biyahe nun ay yung mga sa malalayong bayan na. So, dito na magtatapos yung aking live kasi nakarating na ako ng bahay. And then, umalis kami ng PitX ng 9:15 in the evening. And then, nakarating kami ng bahay at 5 o'clock in the afternoon. So, almost 20 hours of travel.